Katulad ng ibang gobernador sa bansa, ay isa si Rico sa tinatangkilik ng mga tao lalo na pagdating sa pamamahala at pagiging malikhain nito. Pinatunayan niya na karapat dapat siya sa posisyon na meron siya kaya ngayon, halos lahat ay gusto siya. Good luck, Governor! Sa inyo lang po ang boto ko! Pagbati at pagbibigay suporta ng isang mamamayan na tinatangkilik si Rico. Nakipag-fist bump naman siya habang may ngiti sa labi at muling pinagpatuloy ang paglalakad. Kasalukuyan kasi siyang naglalakad upang mairaos ang kanyang kampanya sa bayan ng St. Jacobe. Kung tutuusin, kahit hindi niya nagawin ito sa sariling bayan dahil malaki ang lamang ni Rico sa kalaban pagdating sa halalan. Mahal ka namin, Governor! Sigaw ng isang lalaki na masayang kumakaway. Kumaway naman si Rico pabalik at bumulong sa kanang kamay niya na laging nakadikit sa kanya na isa rin sa mga alagad ng pamahalaan na kanya ring sekretarya. Make sure na may mga food supplies silang matatanggap. Siguraduhin niyo rin ang safety ng lahat. Lalo pa kung may mga health condition. Sabi ni Rico kay Lori V. Nakapak na po lahat, Governor. Tungkol naman po sa kalagayan ng ilan, kasabay po dumating sa pangangampanya niyo ang mga nakapaligid na BHW at iba pang health authority sa paligid. Ganun na rin po yung mga nurse na nakaabang kung may mangyari mang emergency. Magalang na sagot ni Lori V. Napalagay naman ang loob ni Rico at muling pinagpatuloy ang paglalakad habang kumakaway sa mga tao at nakangiti. Governor, papicture po kami. Sigaw ng isang babae na pilit sumisingit upang makatakas sa mga bodyguards na nakaharang. Napansin naman ito ni Rico, kaya hinayaan ni Rico na lumapit ang babae sa kanya at kunan sila ng litrato na magkasama. Nakipagkamay pa si Rico dito, habang ang babae naman ay halos mamatay sa sobrang kilig dahil mas pogi si Rico sa personal at malapitan. Kitang-kita kasi ang pagiging makinis ng kutis ni Rico at matangos nitong ilong habang center of attraction naman ang natural nitong mapulang labi at makapal na kilay. Matapos ang paglalakad, dumiretso na si Rico sa stage kung saan gaganapin ang kanyang ipahahayag na talumpati. Bago po ako magsimula, gusto ko lang pong tumanaw ng utang na loob at magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo. Sabi ni Rico sa microphone na hawak nito. Sayong-sayo lang po ang puso ng bayan, ng St. Jacobe, Governor. Sigaw ng isa habang hawak ang tarpaulin ni Rico. Halos mabingi naman ang lahat sa sigawan dahil sa pagsang-ayon ng lahat sa sinabi ng babaeng ito. Napangiti naman si Rico at pilit na pinatahimik muna ang mga tao. Nakakagalak po para sa akin ang nakikita ko, sapagkat napakalaki pong karangalan sa akin na magkaroon ng pagkakataon na makapagsalita sa inyong harapan. Sa kabila ng matinding init at dami ng tao ay pinilit ko pa rin makapunta. Kaya maraming salamat po. Bahagya pang yumuko si Rico sa mga tao matapos itong sabihin. Katulad po ng sinabi ko noon, hindi na ako mangangako at ipapakita ko na lamang ito sa pamamagitan ng pagkilos at paggawa. Sambit pa ni Rico at nagsalita ng mga mabubulaklak na pahayag. May laman at may pruweba ang bawat detalye na sinasabi ni Rico. Katulad ngayon, kaya tiwala ang lahat ng mga tao at pinapanalangin na si Rico muli ang maging gobernador ng kanilang bayan. Sa kabilang banda, pinahid ni Faye ang pawis niya sa ulo, sanhi ng matinding init. Halos malula pa siya sa dami ng tao na naguumpukan sa paligid. Paano naman ako makakasingit nito? Tanong niya sa sarili, dahil mauuna pa ata siyang mahimatay bago makalapit sa unahan. Nurse! May nahimatay po sa gawing banda ron! Taranta na sabi ng isang ginang at tinuro ang nagkakaguluhan na tao. Napangiti naman si Faye dahil may kung anong pumasok na ideya sa kanyang isip. Ngayon, alam niya na ang paraan na gagawin niya upang hindi na siya mahirapan pa. Hala, yung bata sa kalsada na sigasaan ata! Sigaw ni Faye nang may pagkataranta.
Nagunahan namang magsitakbuhan ng mga tao sa harapan niya upang tulungan at tignan ang direksyon na kanyang tinuro. Napangisi naman si Faye dahil dito. Nagmistula kasi siyang Rina dahil halos nahawa ng kanyang daraanan. Excuse me po. Pagsingit niya sa siksika ng tao. Ngayon, alam na ni Faye na malapit na siya sa unahan dahil naririnig na niya ang boses ni Rico. Everything is possible. Walang imposible kung muli nating susubukan. Napatunayan ko na sa paglilingkod ko sa inyo at pagmamahal ko sa aking serbisyo, mga kapatid. Pero ngayon at sa susunod pang mga taon, mas lalo ko pa itong patutunayan at pagbubutihin. Sabi ni Rico, nahalata sa mukha at kita sa mga matang pagiging desidido. Tamo nga naman, dami talagang tagahanga ng loko. Sabi ni Faye sa isipan na tuluyan ito makarating sa unahan. Lumingalinga pa si Faye sa paligid upang sana'y malapitan pa ang gobernador, pero halos lahat nang nasa paligid nila ay may harang na bodyguard. Ultimo sa kanyang harapan, may bodyguard at mga pulis, kaya wala talagang pag-asa na makalapit siya sa lalaki. Sa akin ka lang, Governor! Singhal ng babae sa tabi ni Faye. Halos takpan naman niya ang tenga dahil halos mabasag ang eardrums niya sa ginawa nito. Kung wala lang gaanong tao, baka tinapyas niya na ang bibig ng katabi. Ngayon, hayaan niyo po akong ipakilala sa inyo ang aking partido. Sambit ni Rico at sumenya sa host upang lumapit ito at ito na ang magpatuloy sa pagsasalita. Naalerto naman si Faye dahil wala na siyang pagkakataon pa. Huminga muna siya ng malalim at pilit na nilakasan ang loob. Governor! Panagutan mo ang anak natin! Sigaw ni Faye sa kanyang gawi na halos maputol ang kanyang ugat sa leeg dahil sa lakas ng kanyang sigaw. Hala! Ang desperado niya! Saad naman ang kanyang katabi. Hindi naman ito pinagtuunan ng pansin ni Faye at diretso ang mga mata na tumingin lang sa gobernador. Ako ang babaeng nakasayawan mo sa bar noong isang gabi, Governor! Sigaw pa ni Faye. Governor, sino babaeng yun? Bulong ng isa sa mga kasamahan ni Rico. I don't know. Sagot ni Rico na walang kaide-ideya sa babaeng sumisigaw sa harapan. Bar? Bulong na sambit ng isa sa mga kasamahan ni Rico. Hala, oo nga. Pumupunta pala sa bar si Governor. Narinig namang sagot na bulong ng host. Nakuyom naman ni Rico ang kamao, lalo pa nang magsimula na rin magbulungan at maghinala ang mga taong umatend sa gitna ng kanyang pangangampanya. Napangisi naman si Faye ng palihim nang mapansin ang pagiging alerto ni Rico. Sandali lang ay inutusan ni Rico ang isang bodyguard at pinalapit sa kanya. Dahan-dahan lang naman po, buntis yung tao oh. Sambit ni Faye sa bodyguard na halos kalad ka rin siya. Sinamaan lang naman siya ng tingin ng bodyguard at inalalayan na lumakad papunta sa backstage. Doon naman ay sinalubong sila ni Rico at naglakad papalapit sa kanila. Iwan mo na kami dito. Utos ni Rico sa bodyguard na agad naman itong sinunod. Ngumiti naman si Faye nang maiwan na silang dalawa habang hawak ang kanyang tiyan na wala pang umbok. Who are you, miss? Panimula na tanong ni Rico dahil may kutob na ito na isa lang si Faye sa mga babaeng gumagawa ng kwento. Miss, magiging mag-asawa tayo, Governor. Desperada na sambit ni Faye. Sorry, but I don't know what you are talking about. Hindi kita kilala at wala akong magiging asawa. Pagtatama ni Rico sa kanya. Sure ka ba dyan, Governor? O baka naman gusto mong masira ang reputasyon mo? Laban ni Faye sa kaharap at kinuha ang litrato sa bag kung saan kasama niya ang gobernador sa isang bar habang sumasayaw at ang isa naman ay sa isang silid kung saan magkatabi silang dalawa.
Pinakita na rin ni Faye ang pregnancy test sa harapan ni Rico at iba pang evidence kung saan nagpapatunay sa kanyang sinasabi. No, it's just one night. At may nabuo agad sa pagitan natin? I can't believe this. Halos sumakit ang ulo na sabi ni Rico. Hindi kasi ito madalas magpunta sa bar. Lalo na kung di naman kailangan. Isang beses lang nagpunta si Rico sa bar kung saan ginanap ang birthday celebration ni Darwin na kanyang matalik na kaibigan. Aber, kasalanan ko ba yon? Tanong ni Faye kay Rico. Akma pa sanang sasagot si Rico nang pumasok ang host sa loob ng backstage upang pabalikin na siya sa stage. Governor, sorry for the interruption pero kailangan niyo na pong bumalik sa stage. Pagbibigay alam ng host. Oh, sorry. I'll be there in just a couple of seconds. Ngumiti naman ang host at masamang tumingin kay Faye bago bumalik sa stage. Inayos naman ni Rico ang buhok at kinuha ang contact number sa kanyang wallet sa kainabot kay Faye. Just call me at 7 p.m. I'll send you a location to discuss this issue. Inabot ni Rico ang contact number kay Faye at binaling ang tingin sa tiyan nito. Makakaasa ka, Governor. Wika naman ni Faye. Hindi naman sumagot si Rico at bumalik na sa stage upang ipagpatuloy ang pagsasalita. Lihim na napangiti si Faye at nilagay ang earpiece sa kanyang tenga. This is Agent Red. I already made the governor believe that I'm pregnant according to the plan. We'll now proceed to the other task. I'll be there in 35 minutes. Everything is under my control. No need to worry. Sambit ni Faye at pinatay ang earpiece bago tinignan ang numero ni Rico na hawak niya. Good luck, Governor. Ani Faye at ngumisi bago tuluyang naglakad paalis. Habang naglalakad, sa isang silid ay napansin ito ni Rico kaya sandali itong nawala sa konsentrasyon sa kalagitnaan ng pagsasalita sa harap. Napansin naman ng mga tao kung saan direksyon si Rico nakatingin kaya mas lalong nagkaroon ng usap-usapan ng mga ito. Mabilis namang tinapos ni Rico ang kanyang talumpati at bumalik sa kanyang upuan. Muntikan nang masira ang pangangampa niya ng partido niya. Mabuti na lamang tinulungan siya ng ibang kasamahan. Okay ka lang ba, Governor? Pansin ko kanina ka patulala. Kung hindi, sabihin mo lang. May mga nurse naman dito na inihire mo para ma-check ka kung okay ka lang. Pagbobolontaryo ng personal driver ni Rico bago pa man sila umalis sa naturang lugar. Yes, I'm okay. Pagod lang at puyat. Pagdadahilan naman ni Rico at pinaniwalaan naman ni Johnny yun. At pinaandar na ang sasakyan habang nakasunod ang ibang mga sasakyan ng kanilang kasamahan at mga pulisya na nakabantay sa kanilang likuran. Habang malalim ang iniisip, biglang tumunog ang cellphone ni Rico kaya agad niya itong kinuha sa pag-aakalang ito ay emergency. Ako to, si Faye, ang magiging asawa mo. Okay ka lang ba? Napansin ko na tinapos niyo agad ang kampanya niyo ngayong araw. Sabi ni Faye sa text. Lalo tuloy nakaramdam si Rico ng pagsakit ng kanyang ulo nang mabasa ito. Sandali lang ay tumawag naman ang kanyang ama kaya sinagot niya ito. May plano ka na bang gagawin mo sa babaeng yon? Bungad na tanong nito dahil nabalitaan ito ang nangyari sa nabasang article tungkol kina Rico at Faye. Sila kasi ang laman ng usapan. Wala pa, Dad. Kahit ako nagulat din sa nangyari. You're lucky to have a baby, Rico. Ngayon, maaari na nating ipasa ang kaalaman natin sa magiging anak mo na akin ding magiging apo. Sambit ng ama ni Rico sa kabilang linya na parabang natuwa pa sa nangyari. I'll make a DNA test. Oras na mailabas niya ang bata sa sinapupunan niya. Wika lang ni Rico at binaba ang tawag upang makapag-isip pa. Kung totoo ngang anak niya ang nasa sinapupunan ni Faye, hindi hahayaan ni Rico na magaya ang bata sa kanya. Manong, mag-U-turn ka. Dumiretso tayo sa isang restaurant. Utos ni Rico sa kanyang personal driver sa kabahagyang inilabas ang kamay mula sa sasakyan para sumenya sa mga kasamahan at pulis na huwag na siyang sundan sa kanyang pupuntahan.
Let's meet in the restaurant at exact 7 p.m. Sabi ni Rico at sinend ang voice message na yun kay Faye bago pumunta sa loob ng isang sikat na kainan upang ipabook ang buong restaurant. Dumating naman si Faye nang saktong alas 7 ng gabi sa restaurant na sinabi ni Rico. Nagkaroon ng kasunduan ng dalawa upang hindi na rin kumalat at lumala ang isyo sa paratang kay Rico. May posibilidad kasi na makaapekto ito sa pagtakbo niya ngayong butuhan. Kaya kailangan maging malinis ang pangalan niya upang makasigurado na hindi maaagaw sa kanyang posisyon. Aba, aba! Sariling bahay mo ba to, Governor? Tanong ni Faye kay Rico, na mistulang namamangha sa disenyo ng bahay ng binata. Yes, dito ka muna tutuloy pansamantala hanggat hindi ka pa nakakapanganak. Wika ni Rico at tinuro ang pasikot-sikot sa bahay. Pinakilala din ni Rico si Faye sa mga katulong na naroon, pati na rin sa kanyang personal driver. Tapos, magpapakasal na tayo once nakapanganak na ako? Ngiting-ngiti na sambit ni Faye. Sinamaan naman siya ng tingin ni Rico dahil sa sinabi niya. Sus, juicy pa. Sabi ni Faye sa sarili. Kung si Faye naman ang tatanungin, wala siyang problema. Wala sa misyon niya na kailangan niya pakasalan si Rico. Pero kung mangyari man yun, hindi na siya tatanggi pa. Simula bata, wala pang nagiging nobyo si Faye. At kung tutuusin, hindi na siya lugi kay Rico. Bukod kasi sa gwapo at maganda nitong pangangatawan, tiyak, magiging maayos ang buhay niya at ng magiging anak niya. Iwasan mo rin ang pag-post ng kung ano-ano sa social media tungkol sa atin. Gusto ko lang i-clarify sa'yo na wala tayong relasyon. At tanging ang anak ko lang ang may pakialam ako. Ani Rico at umupo sa sofa. Sumimangot naman si Faye at tumabi kay Rico. Hindi pa ba sapat yung nangyari sa atin para masabi mo na may relasyon tayo, Governor? Mapang-akit na tanong ni Faye sa lalaki at pinatong ang kamay sa hita nito. Mabilis namang tumayo si Rico at lumipat ng upuan na ginawa rin naman ni Faye. Hindi tuloy maiwasan mapatingin ng mga katulong sa dalawa dahil sa paulit-ulit ang mga ito sa ginagawa. What do you want? Pigil ang pagtaas ng boses na tanong ni Rico sa kanya. Matamis na mangumiti si Faye at sumandal sa balikat ni Rico. Hugh, I want you, Governor. Wika ni Faye at tinitigan ang binata. Hindi naman umiwas si Rico ng tingin at pinagmasdan ang mukha ni Faye. Maiksi ang buhok nito, naabot hanggang batok, na lalong nagpabata sa itsura nito. At bumagay sa matangos na ilong, manipis na kilay at makakapal na pilikmata ng dalaga. Katulad din ni Rico, may kissable lips din ito. Napalunok si Faye dahil sa lalim ng titig ni Rico sa kanya. Lalo pa, nang unti-unti nitong nilapit ang muka palapit sa kanyang muka. You're not my type. Wika ni Rico at lumayo kay Faye. Nabiti naman sa area ang pinaghalong saya at kaba ni Faye. Hindi mo ako type, pero nagawa mo akong patulan? Sambit ni Faye at kumindat pa sa binata. Because I'm drunk. Pagtatama ni Rico. Even if you're drunk, at least ginawa mo pa rin. Pagmamataas ni Faye at hinigo pang kape na nasa mesa. It's my coffee. Usal ni Rico. Bakit? Masama na bang tikman ng kape ng mapapangasawa ko? Inosenteng tanong ni Faye kay Rico. Sa inis naman, ay tumayo si Rico at kinuha ang susi ng sasakyan. Balak pa sana itong habulin ni Faye pero binalaan siya nito na huwag sumunod. Jesus! Sambit ni Faye na natatawa. Hindi man si Faye nagtagumpay na bumigay si Rico sa kanya, nagtagumpay naman siyang inisin nito. Ngayon na wala na si Rico sa tabi ni Faye, pasimple siyang lumakad papunta sa hagdan upang pumunta sa second floor at pumasok sa silid ni Rico. Swerte na lang dahil hindi ito nakalock, kaya hindi siya nahirapan na makapasok doon. Bumungad agad sa kanya ang gray na disenyo ng kwarto. Grabe naman tong kwartong to. Wala ang kabuhay-buhay.
Matapos pagmasdan ang kwarto ni Rico, lumapit siya sa isang cabinet. Hinalungkat niya ito at humanap ng bagay na maaari niyang makuhaan ng malalim na impormasyon patungkol sa binata. Nang walang mahanap, lumipat naman siya sa isa pang lalagyan at lamesa kung saan naroon ang ibang papeles. "Governor?" Tanong ng isang katulong mula sa labas. Naging alerto naman si Faye at dali-daling inayos sa mga gamit na hinalungkat niya. Ganun na rin ang pagkakasunod-sunod ng mga papel na kanyang tinignan. "Bakit nakalock ito? Eh hindi naman mahilig maglock si sir ng pinto." Pagtataka ng katulong. Narinig naman ito ni Faye. Mabuti na lang dahil dala ng katulong ang lahat ng susi ng bawat silid at may duplicate ito ng susi ng gobernador. Hinanap ng katulong ang susi ng silid. Sakto naman na, napadaan si Leia habang dala ang panglinis. "Nakalak pala ang kwarto ni sir?" Wika ni Leia at binaba ang gamit. "Yun nga rin pinagtaka ko eh. Pinapalagay pa naman ni sir ang portrait na to bago umalis. Mula raw ito sa isang taga-suporta niya." Wika naman ang katulong na si Wina at sa wakas ay hinahanap rin ang susi ng silid. Pagkabukas naman ni Wina, ay malinis at tahimik ang loob. "Ma'am Faye?" Tanong ni Joel nang makita si Faye na pinapagpag ang kamay. "Oh, kayo po pala kuya. Magandang umaga po." Bati ni Faye sa lalaki. Nang maabutan nito, nakatatapos lang magdilig ng mga halaman sa garden. Lingid naman sa kaalaman ni Joel, tumawid si Faye mula sa second floor pababa, kung saan ito saktong naabutan ni Joel na nagpapagpag ng kamay. "Mauna na po ako sa inyo, ma'am. Marami pa po akong gagawin." Paalam naman ni Joel at tuluyan na ring umalis. Si Faye naman naglakad-lakad na para bang walang nangyari. "Ah, Manong, pasabi naman po sa asawa ko na may pinuntahan na ako sandali." Ani Faye sa personal driver ni Rico. "Makakaasa po kayo." Sagot naman ito sa kanya. Umalis naman si Faye at pumara ng taxi saka bumaba sa isang park bago naglakad-lakad habang sumisipol. "Agent Red." Tawag sa kanya ng isang lalaki na curly ang buhok na ang pangalan ay si AJ. "Mabilis ka ata ngayon." Tanong ni Faye at sumakay sa itim na kotse. "Ganun talaga. Tagal na kitang hinahanap sa organisasyon natin pero wala ka dun. Eh nabalitaan ko na may bago ka palang misyon. Na inassign sa'yo ng agency." Kwento ni AJ habang nagmamaneho. "Tagal mo na wala eh. Sobrahan ka na sa bakasyon." Saad naman ni Faye. At bumaba bago pa man siya mapagbuksan ni AJ ng pinto nang makarating sila sa kanilang department. "Sus, namiss mo lang ako eh." Biro ni AJ kay Faye. Pero hindi pala ito narinig ng babae dahil pumasok na ito sa loob. "Hi!" Bati ni Faye sa mga kasamahan at umupo sa tabi ni Rena. Tinaas pa ni Faye ang isang paa at tinignan ang ginagawa nito. "Huwag mo sabihin na ganyan ang ginagawa mo sa bahay ng gobernador." Hindi makapaniwala na tanong ni Rena kay Faye at ibinaba ang paa nito. "As if naman gagawin ko yun, eh dinabuko ako." "Talagang mabubuko ka? Anong plano mo niyan? Dadating ang oras at paghihinalaan ka ni Governor, lalo na kung wala namang pagbabago sa tiyan mo." Wika ni Rena. Natatawa namang lumapit si Sherwin sa babae habang inunguya ang bubblegum sa bibig. "Taka ka pa. Kahit naman lumamon ito ng lumamon si Faye, hindi pa rin lumulobo ang tiyan ito eh." Natatawang sambit ni Sherwin. Tinaasa naman ito ni Faye ng kilay at nagsalita. "Kasalanan ko ba kung mabilis ang metabolism ko? Kesa naman sa'yo puro taba lang ang laman." Ganti naman ni Faye. "Taba ka dyan. Baka gusto mo makita abs ko." Hamon ni Sherwin at tinuro ang katawan dahil hubog na rin ito sa pag-iinsayo para sa susunod na misyon.
Maybe hindi naman na kailangan ni Faye na gumamit pa ng bagay upang mahalata ang tiyan niya. Besides, impormasyon lang at background ni Governor ang kailangan. So I don't think naaabutin ka para na ilang buwan. Wika ni AJ. Kung alam mo lang AJ, masyadong masikreto itong si Governor. Kung si Faye nga hirap mahanap ang impormasyon, paano pa kaya ako? Dismayado na saad ni Rena. Calm down guys. Ako nang bahala dyan. Don't worry, darating ang oras. At lalambot din yan si Governor sa akin. Mataas ang kumpiyansa na sabi ni Faye. Siguraduhin mo lang, makapangyarihan na tao ang client natin na nag-utos upang gawin ang bagay na yan. Wika ni Rena. Makakaasa ka. Tugon ni Faye at tinanggap ang isang piece ng cam mula kay Sherwin. Kung may pagkakataon, gamitin mo rin ito upang mas mapabilis ang pag-track natin sa lokasyon niya kung sakali. Wika ni Rena at inabot ang isang piece ng tracking device na triple ang liit sa binigay ni Sherwin. Tumayo naman si Faye at nagpaalam na umalis upang pag-aralan kung paano niya ilalagay ito kay Rico. Nag-volunteer pa si AJ na ihatid siya pa uwi. Dahil tinatamad naman siya maglakad, pumayag na siya. Pero pagdating doon, naabutan nila si Rico na nakatayo sa tapat ng gate habang ang kamay ay nasa magkabilang bewang nito. Siya na ba si Governor? Tanong ni AJ na nakadestino sa ibang misyon. Yup, pogi no? Sagot ni Faye at bumaba ng sasakyan. Bumaba rin si AJ at sinamahan siyang lumapit kay Rico. Magandang tanghali po, Governor. Bati ni AJ sa lalaki. Magandang tanghali din. Tugon naman ni Rico na hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha. Nagpaalam namang umalis si AJ upang bumalik sa department kung saan naroon ang kasamahan niya sa agency. Sino lalaki yon? Tanong ni Rico kay Faye. Boyfriend ko. Pagbibiro ni Faye kay Rico at inilagay ang kamay sa braso nito. What? Gulat na tanong ni Rico sa kanya. Oh, bakit? Diba, ikaw na rin ang nagsabi na anak mo lang ang gusto mo, hindi ako? So malaya naman ako humanap ng ibang lalaki, di ba? Aniya, at nang mapansin ang pamumula nito, dahil sa inis, malakas siyang tumawa at tinulak ang binata. Biro lang, masyado ka namang seryoso. Ipagpalit ka ba naman namin ang anak ko sa lalaking yun? Tingin mo gagawin ko yun? Sabi ni Faye at matamis na ngumiti. Ang point ko, miss, huwag kang pumupunta kung saan-saan. Lalo na kung may kasama kang lalaki. Mainit tayo sa social media at iniingatan ko ang pangalan ko. Nang sa ganun, walang mangyari sa akin sa buong eleksyon. Ingatan mo rin sana ang pangalan mo. Para na rin sa reputasyon ko. Correction, Mrs. ang itatawag mo sa akin, Governor. Pagtatama ni Faye. Hell no. Tanggi naman ni Rico at akma na sanang papasok sa loob, pero may isang grupo ng estudyante na lumapit sa kanila. Governor? Hala, siya nga! Kinikilig na sambit ng isang estudyante. Sandali, siya po ba ang asawa mo, Governor? Wow, ang ganda naman niya! Humahanga na sambit ng kasamahan ng isang estudyante. Yeah, this is my... Hindi alam ni Rico ang sasabihin sa harapan ng mga estudyante na nag-aantay sa kanya ng sagot ngunit nang maalala niya ang sinabi ni Faye kanina, ito na ang kanyang sinabi. Mrs. ko. Pagtatapos ni Rico sa kanyang sinabi, saka hinawakan ang kamay ni Faye at nagpaalam nang pumasok sa loob. Dami mo pang dahilan, Governor, ha? Yun naman pala, type mo rin ako. Paglalambing ni Faye kay Rico. Kumunot naman ang noon ni Rico at umiling. Tignan mo nga yung kamay mo. Kanina pa yan simula nang pumasok tayo dito sa loob. Nag-i-enjoy ka ba, Governor? Tukso ni Faye. Kaya mabilis naman itong inalis ni Rico dahil hindi nito napansin na naroon pa rin pala ang kanyang kamay. Stop calling me Governor. Kung may ibang tao na makakarinig niyan,
lalo tayong pagdududahan. Binuksan ni Rico ang mamahaling alak sa mesa at nagsalin sa baso. Ay, anong gusto mong itawag ko sa'yo, Governor? Hindi naman sumagot si Rico at sinimulang lagukin ang alak na hawak nito. Fine! From now on, I'll call you Mr. Ko. Mr. Ko! Sambit ni Faye na halos ikasamid ni Rico. Muntikan pang lumabas ang alak na iniinom niya sa kanyang ilong, mabuti na lang at mabilis siyang nakabawi at hindi naubos ang alak. Tawang-tawa naman si Faye sa naging reaksyon ni Rico, kaya hanggang sumapit ang gabi, inuulit niya ito. Dumaan ang ilang linggo, unti-unti na rin lumalamig ang balita tungkol sa kanila. At sa susunod na linggo, botohan na. Mr. Ko, hindi pa ba tayo uwi? Inaantok na kami ng anak mo eh. Sambit ni Faye habang nakapangalumbaba. Hindi tuloy maiwasan ng ibang mga tao sa paligid na mapatingin sa direksyon ng dalawa. Pauwi na rin tayo maya-maya. Tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Wika naman ni Rico matapos siyang abutan nito ng tubig. Humikab naman siya at tinignan ang suot na relo. Alas 9 na rin pala ng gabi kaya nakakaramdam na siya ng antok. Kanina mo pa yan sinasabi eh. Wika niya kay Rico. Bahagya pang nagulat ang binata nang sumandal si Faye sa kanyang balikat at pinikit ang mata nito. Hey! Gising ni Rico kay Faye na hinila na ng antok sa sobrang pagod. Mrs. Pagising muli ni Rico kay Faye. Hayaan mo na, Governor. Ganyan talaga mga buntis. Mabilis antokin. Intindihin mo na lang. Wika ng asistante Rico. Yeah, I guess. Tugon naman ni Rico dahil wala siyang idea sa mga sintomas ng isang babaeng nagdadalang tao. Kami na po ang bahala dito, Governor. Balitaan na lang po namin kayo. Wika ng Comelec sa kanya. Nagpasalamat naman si Rico at dahan-dahang binuhat si Faye na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Ang gaan mo pala kahit para kang baboy kung lumamon. Usal ni Rico at tinahakandaan pa uwi. Wala naman na roon ang personal driver na si Johnny dahil nasa bakasyon nito kung kaya't si Rico na lang ang magdadrive ng sasakyan. Nang makarating sa parking lot, sinakay niya si Faye sa loob at binuhay ang makina nito. Akma na sana niyang patatakbuhin ang kotse pero napansin niyang hindi nakasuot ng seatbelt si Faye. Tulog mantika talaga. Hindi makapaniwala na sabi ni Rico at lumapit kay Faye upang isuot sana ang seatbelt nito pero unti-unti na itong nagising. Isusuot ko lang sana ang seatbelt. Wika ni Rico at hindi na binalak pang ituloy ang gagawin. Sinuot na lang ni Rico ang seatbelt niya at binuhay ang makina ng kotse bago ito pinatakbo. Mag-drive-thru muna tayo. Nakalimutan kong hindi ka pa nga pala kumakain, pati na rin ako. Baka nagugutom na rin ang anak ko. Pagbasag ni Rico sa katahimikan. Siya nga pala, may binili akong damit sa backseat. I-check mo na lang mamaya pagdating sa bahay. Dugtong pa ni Rico at sandaling lumingon sa tabi ni Faye. Tulog na naman pala si Faye, kaya wala siyang naririnig na tugon mula rito. Sandali munang tinabi ni Rico ang kotse at lumapit sa babae upang ayusin ang pagkakasandal nito sa upuan. Dahan-dahan munang kinuha ni Rico ang seatbelt at sinuot yun kay Faye bago muling inayos ang pagkakasandal nito sa upuan. Mukhang pagod na pagod ka. Wika ni Rico sa tulog na si Faye. Lihim pa itong napangiti nang marinig ang mahinang hilik nito. Unbelievable. Wika ni Rico at binaling ang tingin sa tiyan ng babae. Sa unang pagkakataon, hinawakan ni Rico ang tiyan ni Faye upang pakiramdaman ang anak nilang dalawa doon. Lingid sa kaalaman ni Rico, hindi totoo ang lahat ng dokumento at akusa sa pagbubuntis ni Faye laban sa kanya. Gawa-gawa lang ni Faye yun at ng kanyang agency upang mapalapit kay Rico upang mahanap ang kanilang punterya para sa misyon. Good evening, baby. Bati ni Rico na parabang may kausap. I'm not ready to be a dad, but you came.
unexpectedly. Kwento ni Rico at ngumiti. Yumuko pa si Rico upang akma sanang hahalikan ng siya ni Faye sa pag-aakalang totoo na may bata itong dinadala. Ngunit, isang malakas na hampas ang natanggap ito mula kay Faye nang magising ito. Manya ka? Untag ni Faye at sinuntok si Rico. Mabuti na lang dahil mabilis na naging kilos ni Rico at hindi siya natamaan. Ngunit kahit ganun, ramdam nito ang sakit ng kanyang kamao dahil sa lakas ng puwersa ng suntok ni Faye laban sa kanya. I don't have any intention to you, okay? Kinakausap ko lang anak ko. Usal ni Rico at muling sinuot ang sariling seatbelt. Napangiwi naman si Faye at humingi ng pasensya. Akala kasi nito ay kung sinong tao ang nagdala sa kanya sa loob ng sasakyan, lalo pa at naabutin niya sa ganoong sitwasyon. Sorry na, mister ko. Hindi ko naman alam na ikaw pala yun. Muling paumanhin ni Faye kay Rico nang makababa sila ng sasakyan. Hinabol pa ito ni Faye hanggang sa silid nito dahil hanggang ngayon hindi siya pinapansin. Go back to your room, magpahinga ka na. Utos ni Rico at inalis ang ilang botones ng kanyang suot upang magpalit at dumiretso sa bathroom. Hindi ako aalis dito hanggat hindi nawawala yung simangot sa mukha mo. Pagmamatigas ni Faye at umupo sa kama. Just go back to your room. Ayoko na muna makipagtalo ngayon. Masakit ang ulo ko at isa pa. Gabi na. Sabi ni Rico at naglakad papasok bago tuluyang hinubad ang pang-itaas na polo sa banyo. Hindi pwede no, hanggat di mo ako kinakausap. Hindi ako aalis dito. Bahala ka dyan. Paglaban pa muli ni Faye at sumunod kay Rico sa bathroom bago ito walang pakundangang binuksan. Ano ba ginagawa mo dito? Singhal ni Rico sa gulat at dali-daling kinuha ang towel sa kanilagay sa kanyang bewang. Huwag ka nga OA dyan, wala naman ako nakita, no? Sabi ni Faye at nag-cross pa ang braso. Isa pa, huwag mo kong punuin, kundi hahalikan talaga kita dyan. Pananakot ni Rico. Eddie, mas lalo kitang kukulitin para mahalikan mo na ako. Tukso pa ni Faye at mabilis na namula ang kanyang magkabilang pisngi nang akma nga sana siyang hahalikan ito. Matutulog na ako. Nauutal na paalam ni Faye at dali-daling tumakbo palabas ng silid. Naiwan namang natatawa si Rico sa reaksyon ni Faye at tuluyan ng naligo. Pagkapasok naman sa loob, mabilis na kinuha ni Faye ang earpiece at sermon ni Rena ang narinig niya. Naku Faye ha, binabalaan kita. Trabaho yung pinunta mo dyan. At ayokong humantong ka sa point na seseryosohin mo ang pagiging katuwang ni Governor. Paalala ni Rena sa matalik na kaibigan na si Faye. Magkababata ang dalawa. At matagal na rin magkatrabaho kaya labis ang pag-aalala niya rito kung may mangyari man ditong masama. Biro-biro ko lang yun at tignan mo, munti ka na siyang kumagat sa paing ko. Wika ni Faye na hanggang ngayon, ramdam pa rin ang pamumula sa magkabila nitong pisngi. Mukhang ikaw ang nabibitag sa sarili mong pain. Seryoso na sambit ni Rena habang nakatingin sa computer nito kung saan nakalagay ang maliit na camera sa flower vase. Parang di mo naman ako kilala eh. Higit pa sa bilang ng daliri ng kamay at pa ako ang nagawa kong misyon na walang sabit. Magtiwala ka naman sa akin. Sambit naman ni Faye sa kabilang linya. Hindi naman sumagot si Rena at tinuon ang atensyon kung saan lumabas na si Rico at kinuha ang cellphone nito. Na-curious si Rena at isinumpa ang camera, ngunit hindi niya makita kung sino ang katext nito. Sandali lang, sinagot nito ang tawag. Yes, Dad, no worries. I'll handle everything. Mabuti kung ganun. Ayoko may sablay sa mga plano ko. At masayang lahat ng pinaghirapan nating mag-ama. Binuga ni Rodolfo ang usok ng sigarilyo habang kausap si Rico sa telepono. Hindi ko kayo bibiguin, Dad. Sagot naman ni Rico sa tawag at tinignan ang itsura sa salamin. Baka naman, napapabayaan mo na ang negosyo natin.
dahil sa pagpasok ng halalan ngayong taon. Wika ni Rodolfo at kinuha ang tungkod nito. Of course not. Ang posisyon ko ang pundasyon natin sa negosyo na to. Kaya ginagawa kong balanse ang lahat. Sagot ni Rico bago naglakad papunta sa terrace ng kwarto nito. Nadismaya naman si Rena. Dahil hindi na niya narinig ang iba pang pinag-usapan ng mag-ama nang lumabas na ito. Hello, Agent Red, nandiyan ka ba ba? Tanong ni Rena sa earpiece. Nakikinig din ako sa usapan nilang dalawa. Mukhang epektibo talaga ang bagay na pinadala ni Sherwin. Wika ni Faye at kinuha ang tracking device sa isang plastic kung saan nakatabi sa isang cabinet. Mukhang matagal pa bago kumamit ang father niya. Hindi rin nabanggit ni Rico sa kanan tungkol sa kanyang pamilya. Puro lang ito negosyo at trabaho. Tinignan ni Faye ang tracking device at tumingin sa pintuan. May naisip akong plano. Dugtong ni Faye sa kanyang sinabi at mabilis na inalis ang earpiece at tinabi ang maliit na tracking device sa ilalim ng kanyang relo. Ma'am Faye, may pinadala pong pagkain dito si Sir. Kainin niyo raw po bago kayo matulog. Pagbibigay alam ni Wyna habang hawak ang isang tray. Nako, nag-abala pa po kayo. Nahihiya na wika ni Faye. Hindi nagkakaliw ang edad natin, Ma'am Faye. Sabi ni Wyna at inabot kay Faye ang tray. Ramdam ni Faye ang pagiging plastic ng kausap, kaya sinasakyan niya lang ito at mas lalong iniinis. Ganun po ba? Pasensya na po at hindi ko agad na paghalataan. Sabi ni Faye at ngumiti. Ngumiti lang din naman si Wyna sa kanya at palihim na umirap. Hindi naman ito pinagtuunan ng pansin ni Faye at muling sinara ang pinto. Soundproof ang silid ni Faye kaya hindi siya natatakot na makipag-usap sa mga kasamahan lalo na kung nakasara naman ang pinto at nakakasigurado siya na walang ibang tao. Sweet naman pala. Ani Faye at bahagyang kinilig. Hawak ang tray na lumakad si Faye patungo sa maliit na table at doon yun pinatong. Magsisimula na sanang kumain si Faye pero napansin niya na hindi nakasara ang kurtina ng glass door kaya lumapit siya roon upang isara sana ito. Pero napansin niya ang isang anino ng lalaki mula sa labas. Kaya binuksan niya ang glass door upang tignan to. Nang makalabas, nagpalingalinga si Faye dahil biglang nawala ang anino ng lalaking yun. Anong sinisilip mo dyan? Halos lumundag ang puso ni Faye sa gulat nang may magsalita mula sa likuran niya. Bakit ka naman nagugulat? Tanong ni Faye habang hawak ang dibdib na puno ng kaba. I just want to check on you. Tulog mantika ka pa naman. Kumain ka muna bago ka matulog. Sambit ni Rico at inaya siyang pumasok sa loob. Si Rico na rin mismo ang nagsara ng kurtina at kinuha ang tray na may pagkain. Nagulat pa si Faye nang sinubuan siya ni Rico ng pagkain nang walang pahintulot niya. Bakit ka ba kain ng kain? Di ka naman lumalaki. Tanong ni Rico at dinutdot pa ang braso niya. Napasimangot naman si Faye sa sinabi nito. Sa dami-dami nang mapapansin mo, yung pagiging payat ko pa talaga? Kinuha ni Faye ang unan at pinagpatuloy ang pagnguya sa pagkain. Why? May dapat ba ako mapansin tungkol sa'yo? Balik tanong ni Rico sa kanya. Natigilan naman si Faye sa pagnguya ng pagkain dahil sa seryosong ekspresyon ni Rico. Parang may laman din ang tanong nito sa kanya na naghihintay ng kasagutan. Bukod sa pasaway ka, wala ka ng ibang ginawa kundi ang pikunin ako. Dugtong pa ni Rico at kinuha ang gatas na ito mismo ang nagtimpla. Para namang nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan si Faye nang sabihin ito ni Rico. Akala niya kasi naghihinala na ito sa kanya. Upang hindi na humaba ang usapan, siya na mismo ang nagsubo ng pagkain para sa sarili at tinaboy si Rico palabas upang makapagpahinga. Pakiramdam niya kasi, bumibigat na ang talukap ng kanyang mata at naghihintay na ang kama para siya'y humimlay upang matulog ng mahimbing. Gabi na at wala pa rin si Rico. Mabuti na lang tumawag ang assistant ito kay Faye at sinabing nasa bar ito. Pangalawang beses na
nang muling bumalik si Faye sa bar. Dahil ang unang beses niya ay ang pag-setup kay Rico upang kunan ng litrato upang may maipakita siya na merong nangyari sa pagitan nila. Kaya niyo ba siyang ihatid pa uwi? Tanong ng assistant nito habang akbay ito ng personal driver ni Rico. Opo, kami na po ang bahala. Magalang na sambit naman ni Faye at inalalayan si Rico palabas ng bar. Lasing na lasing ito dahil sa pagsiselebrate ng muling pagkapanalo bilang gobernador. Ma'am Faye, ako na po bahala dito. Buksan niyo na lang po ang pintuan ng backseat. Pakisuyo ng personal driver ni Rico, kaya mabilis itong ginawa ni Faye at sumakay doon matapos isakay sa loob si Rico. Hindi naman matagal ang kanilang biyahe dahil mabilis silang nakarating sa bahay nito at maayos na naihatid si Rico sa sarili nito silid. Ako na pong bahala. Ngumiti si Faye at sinara ang pinto ng silid kung saan naroon si Rico at Faye. At lumapit naman si Faye sa flower vase kung saan doon nilagay ang maliit na kamera. Nagpaalam siya kay Rena na sandali niya muna itong aalisin. Tutalasing naman si Rico at baka kung ano naman ang sabihin ng kaibigan sa kanya. Balak niya na lang itong ibalik. Pagkatapos bihisan si Rico at matagumpay na mailagay ang tracking device sa loob ng balat nito nang hindi nito napapansin at nakakaramdam ng sakit. Masyado mo kasing pinagdiriwang. Yan, nalasing ka na sobra. Kumuha si Faye ng pamalit na damit ni Rico sa cabinet bago muling bumalik kung saan naroon ang binata. Umupo muna si Faye at inalis ang pang-itaas na damit ni Rico. Sanay naman na siyang makakita ng katawan at malalaking muscles, kaya hindi na ito bago kay Faye. Walang mali siya to, ah. Saka isa pa, lasing ka naman. Pangga-gaslight ni Faye sa sarili at inangat ang ulo ni Rico upang isuot doon ang damit pantulog. Halos mabali pa ang braso niya at kamay niya sa bigat ng katawan ng lalaki. Mabuti na lang dahil matagumpay niya itong nasuotan ng damit. Hindi na nag-abala pa si Faye na palitan din ang pang-ibaba nitong suot at baka kung ano pang isipin ni Rico sa kanya. Kalma ka lang, ah. Hindi naman to masakit. Paalam ni Faye sa lasing na lasing na si Rico. Kinuha muna ni Faye ang isang maliit na tracking device at lumapit sa binata. Hindi naman niya pwedeng ilagay ito sa kamay o binte o braso. Dahil baka mapansin ito ni Rico, kaya sa parte ng likod niya na lang ito naisip ilagay. Huwag kang malikot. Saway ni Faye kay Rico na hindi na kailangan pang turukan ng pampamanhid dahil wala naman ito sa wisyo. Nang tuluyan ng maayos ni Faye ang hawak sa maliit na tracking device, lumapit siya kay Rico upang sana'y patalikod rin ito, pero hindi niya kinaya ang bigat nito. Kumpara kanina na meron siyang sapat na lakas. Wala namang choice si Faye at lumapit na lang mismo kay Rico at unti-unting binaon ang maliit na tracking sa likod nito malapit sa batok. Hindi naman ito delikado at expert si Faye sa ganitong gawain. Kaya nakasisigurado siya na walang anong mangyayari na dahilan upang pagdudahan siya ni Rico. Wait lang, ani Faye, habang inaayos ang pagkakakabit nito nang ginalaw ni Rico ang kamay niya. Hindi pa man halos na ibabao ni Faye ang tracking device malapit sa batok ni Rico, bigla siyang hinigit nito at tinulak pahiga. Anong ginagawa mo? Mapungay ang mata nito habang amoy na amoy ang alak mula sa hininga nito. Ako? Wala. Inaayos ko lang ang kwelyo mo. Pagsisinungaling ni Faye habang ang kamay ay nasa batok pa rin ni Rico upang hindi tuluyang maalis ang tracking device. Let me spend this night with you, can I? Halos paos na tanong ni Rico sa kanya. Ha? Hindi pwede. Hindi pa man natatapos si Faye sa kanyang sasabihin nang mabilis na sinakop ni Rico ang kanyang labi upang hindi na siya makapagsalita pa. Napariin tuloy ang kamay niya sa batok ni Rico dahilan upang unti-unting bumaon ang maliit na tracking device. Sandali lang dumaing si Rico saka bumangon upang hawakan at tignan kung ano ang sumakit sa bandang likod niya.
Pero dahil sa pagkataranta, mabilis itong pinigilan ni Faye gamit ang mga halik na agad tinugon naman ni Rico. Malalim ang gabi at tanging kuliglig lang ang maririnig sa paligid habang sa loob ng silid ay unti-unting lumalalim ang mapusok na halika ng dalawa. Hanggang sa daing ni Faye ang sumunod at unti-unting pag-ingay ng loob ng kwarto. Sa kabilang banda naman, tinanong ni Sherwin si Rena kung ano na ang balita. Wala pa rin eh. Baka nakatulugan na yun ni Faye. Para naman may bago dun sa babaeng yun, itulog mantika yun. Walang kaalam-alam na sabi ni Rena na kampante lang naghihintay ng tugon mula kay Faye. Nagpahinga na rin muna ito dahil inaasahan nito na sa umaga na siya makakatanggap ng balita mula sa kaibigan. Kinabukasan naman, nagising si Faye na nananakit ang kanyang buong katawan at sa pagitan ng kanyang hita. Doon niya lang napagtanto ang totoong nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Rico matapos niya makita ang bahid ng dugo sa kumot. Kaya kinuha agad to ni Faye at nilabahan upang hindi ito maabutan pa ni Rico at ng ibang kasambahay. Bago siya dumiretso sa silid, matapos ibalik ang kamera sa flower vase at pakinggan ang mensahe ni Rena. Magandang umaga. Bati ni Rico nang maabutan si Faye na nakaupo sa sofa habang nasa tapat nito ang gatas na lumamig na. Ang tahimik mo ata ngayon. Muling sabi ni Rico na maganda ang gising dahil sa kanyang panaginip. Hindi naman alam ni Rico na totoo yung nangyari dahil sa matinding kalasingan. Mrs. Muling pagpukaw ni Rico sa atensyon ni Faye. Mistula namang nagising si Faye at doon lang napagtanto na kanina pa pala siya kinakausap ni Rico. Ngayon, hindi na alam ni Faye kung paano ipapaalam sa mga kasamahan na nangyari sa pagitan nila ng gobernador, lalo na kung dumating ang oras na may mabuong batas sa ginawa nila. Sa huli, pinagpaliban na lamang muna ni Faye ang kanyang iniisip at nag-focus sa misyon. Kailangan niya nang matapos ito hanggat maaga pa. Bago niya maipaalam sa kaibigan na nangyari. Pagsapit ng gabi, muling napansin ni Faye ang anino ng lalaki sa labas at lumipas ang ilang minuto dumating si Rico sa kanyang silid. Pansin ko na masyadong malalim ang iniisip mo. I don't know if dahil ba yun sa pagdadalang tao mo o may iba kang iniisip. Wika ni Rico habang dala ang tray na may lamang pagkain. Hindi. Nalipasan lang ako ng gutom kagabi. Pagdadahilan ni Faye na nagbabaka sakaling hindi naalala ni Rico ang nangyari sa pagitan nila. Mukha nga. Eto, kumain ka muna. Muli na naman siyang sinubuan ni Rico. Kaya kinain niya ito. Pero, imbis na lunukin, isinantabi niya muna ito sa kanyang bibig. Sakto namang nagpaalam si Rico na aalis sandali upang sagutin ang tawag. Kinuha naman ni Faye ang pagkakataong yun at dali-daling pumunta sa basurahan at niluwa ang pagkain. Ganon din ang ginawa ni Faye sa iba at tinapon ang gatas sa lababo. Sumakto ang dating ni Rico, pasimple niyang ininom ang baso na wala ng laman. Inaanto ka na ba? Tanong ni Rico na lumapit sa kanya. Mas lalo naman nagkaroon ng pagtataka si Faye at sumang-ayon sa sinabi nito. Oo, bumibigat na naman yung talukap na mata ko eh. Wika ni Faye at kunwaring inaantok. Inalalayan naman siya ni Rico na mahiga at nang mapansin na tuluyan na siyang nakatulog, umalis ito ng silid. Bumangon naman si Faye sa pagkakahiga at mabilis na nagpalit ng damit saka sinuot ang earpiece. Natrack niyo na ba ang location? Tanong ni Faye kay Rena. Oo. Sagot naman ito. Dumapa naman si Faye sa ilalim ng kama at kinuha ang ilang bagay na maaari niyang gamitin pang depensa. Siningit ni Faye ang baril sa magkabilang bewang niya, habang magkabilang kutsilo naman sa suot niyang pantalon. At may iba pang kagamitan bago sinuot ang mask sa kanyang muka hanggang sa kanyang buhok, kaya nagmistula siyang ninja. Pagkatapos nito, dali-daling lumiban si Faye sa second floor at mabilis na tumalon bago gumulong sa isang madilim na parte.
Siguraduhin yung nakalock lahat at nakaon ang CCTV ng bahay. Narinig ni Faye na sambit ni Rico na nakasuot ng black tuxedo na kaibahan sa madalas niyang makitang suot itong simpleng polo shirt. Makakaasa po kayo, boss. Sagot ng isang lalaki na ngayon lang nakita ni Faye. Luminga muna si Faye sandali bago sumuot sa ilalim ng sasakyan ni Rico at mahigpit doon na kumapit. Mabuti na lang dahil na-secure na niya ang sasakyan at nalagyan ng hawak sa ilalim upang sakaling magkaroon ng emergency katulad nito. Faye, kamusta ka dyan? Tanong ni Rena habang binabasa ang lumalabas sa kanyang computer. Okay lang ako, mamaya ka na tumawag, parating na siya. Ani Faye, at mas hinigpitan ang kapit sa kanyang hawakan. Sandali lang naman ay binuhay na ni Rico ang makina ng sasakyan at dahan-dahan itong pinaandar palabas ng bahay nito. Higit din sa kalahating oras ang biyahe ni Rico bago ito tuluyang makarating sa destinasyon. Halos mabali naman ang kamay ni Faye sa matinding pagkakakapit sa ilalim. All secured, boss. Wika ng isang lalaki habang hawak ang baril nito bago mahinang hinampas ang sasakyan ni Rico upang senyales ng pagpasok. Nang makarating naman sa loob, ay tinigil ni Rico ang sasakyan at lumapit sa isang abandonadong gusali. Bumitaw naman sa pagkakahawak si Faye sa ilalim ng kotse at bahagyang sinilip si Rico. Nakita niyang may kinuhang ID si Rico at tinapat yun sa pader, kaya biglang nag-form ang pader na isang elevator at sumakay doon ang lalaki. May bagong padating na delivery ngayong alas 3 na umaga. Wika ng isang armadong lalaki. Mabuti kung ganun, pre. Kapag malakas ang benta, malakas din ang kita. May bonus pang babae. Natutuwa ang wika ng kasama nito at tumawa na para bang nasisiraan ang ulo. Katulad ng ginawa ni Rico, may kinuha itong ID at tinapat yun sa pader at lumabas ang elevator. Nang tuluyan ang makasakay ang dalawa, mabilis na umalis si Faye sa ilalim ng kotse at kinuha ang kutsilyo sa bulsa. Nasa 6th floor si Governor. Wika ni Rena sa earpiece habang tinitignan ang pulang dot kung saan niya natatrack ang lokasyon ni Rico. Ganon din naman ang lokasyon ni Faye, kaya kita niya ang layo ng pagitan ng dalawa. Dumating na pala si Boss. Wika ng lalaki habang naglalakad. Kaya nga, mukhang may pag-uusapan na naman sila mag-ama. Tugon ng isang lalaki habang ang isa naman ay abala sa paghit-hit ng sigarilyo. Teka lang pare, naiihi ako. Ha, walang bago ron. Sumunod ka na lang sa itaas. Dahil siguradong babalik at babalik ka naman. Wika ng lalaki at tinawag ang isang kasamahan na naninigarilyo kung kaya't naiwan ng isang lalaki habang sumisipol habang naglalakad. Dumaan ito sa harapan ni Faye, kaya mabilis si Faye na lumabas sa dilim at buong lakas na sinipa sa muka bago ito pinatulog. Dahan-dahang hinaklit ni Faye ang walang malay na lalaki at kinapa ang bulsa nito hanggang sa tuluyan nitong makuha ang ID. Akma pa sanang lalabas si Faye pero nakita niya isang grupo ng armadong lalaki, kaya mabilis ang mga itong lumapit sa kanya. Paano ka nakapasok dito? Untag nito kay Faye. Siyempre sa daan, san pa ba? Sagot ni Faye at yumuko ng akmang susuntukin siya ng isang lalaking malaki ang tiyan. Mabilis na tumakbo si Faye at tumalon sa dingding bago sinipa ang lalaking tinutok ang baril sa kanya. Agad din naman hinagis ni Faye ang kutsilyo sa lalaking papunta sa kanya at kinuha ang isa pang kutsilyo sa kaliwa niyang bahagi bago isinaksak sa suot na sapatos ng lalaki. Upang hindi magkaroon ng malakas na ingay, pinatahimik ito ni Faye gamit ang malakas na sipa sa mukha nito. Katulad ng nauna, hinaklit ito ni Faye isa-isa sa dilim. Ganito ba yun? Tanong ni Faye sa sarili at sinubukan itapat ang ID sa pader at gumana nga ito. Nakasakay na ako sa elevator. Sambit ni Faye sa earpiece. Good. Pindutin mo ang 4th floor. Doon ka bumaba dahil dyan papunta si Rico. Pinindot naman ni Faye ang 4th floor at bumukas ito.
Muntikan pang makalabit ng lalaki ang baril na hawak nito. Mabuti na lang at mabilis itong naagaw ni Faye. At natanggal ang bala nito sa isang iglap. Imbis na iputok ito, hinampas na ito sa ulo ng lalaki at nilagyan ng tape ang bibig bago tinali ang kamay. Agad namang nagtago si Faye nang marinig ang sunod-sunod na yapak ng sapatos. Yes, Dad. As you can see, mas tumataas ang rate ng consumer natin this month. Wika ni Rico habang kausap ang ama. Napakunot naman ang noo si Faye at tahimik na sinundan si Rico habang kausap ang ama nito at may kasamang 5 bodyguard sa likuran. Bumaba ang mga ito sa hagdan. This is our final product. Uupo na naman ako sa pwesto, kaya mas lalong mapapabilis ang proseso ng pagbenta natin ng droga sa iba't ibang karatig lugar. Puno ng kumpiyansa na wika ni Rico. Napasinghap naman si Faye nang makita ang pagbukas ng ilaw sa paligid. Kaya bumungad sa kanila ang malaking makina kung saan ginagawa ang shabu na nasa pabrika. Well, tomorrow, titignan ko kung nasa maayos pa rin ba ang pagtatrabaho ng mga tauhan natin. Usal ni Rico at may kinuha itong bagay sa attache case. Mukha lang itong simpleng delata. Pero katulad ng iniutos nyo, naglalaman ito ng droga. Ani Rico at pinakita ang sample sa ama. Bihasa na si Rico sa ganitong trabaho. Dahil pagsapit pa lang ng 18 taon, iminulat na siya ni Rodolfo sa ganitong pasilidad. Magaling! Oras na makapanganak ang asawa mo. Gagamitin din natin ang magiging anak mo upang sunod na mamahala na negosyo natin at sumunod sa yapak mo, iho. Sabi ni Rodolfo habang hawak ang tungkod na ginto nito. Matapos ang usapan, hindi na hinintay pa ni Faye na maabutan siya ng mag-ama at tauhan nito. Dali-dali na itong umalis at sapat na ang nakuha niyang impormasyon. Sapat na ba itong ebidensya para masagot lahat ng katanungan niyo? Tanong ni Faye matapos ipakita ang mga larawan at usapan ni Rico at ng ama nito. Ganon na rin ang factory at proseso ng pagsagawa ng droga at pagkakaroon ng drug operation. Magaling! Narito ang bayad at gantimpala para sa inyo. Nilapag ni Emily ang isang attache case kung saan nagkakahalaga ng 5 milyon para sa mga kasamahan ni Faye. Habang si Faye naman, inabutan ni Emily ng cheque na nagkakahalaga ng mas doble pa sa bilang na bayad sa mga kasamahan niya. Labis naman ang saya ng mga ito maliban kay Faye. May parte sa kanya na nalulungkot dahil tuluyan na siyang mapapahiwalay kay Rico. Pero meron din pagsisisi na naibigay niya ang sarili dahil lang sa isang misyon. Masaya po ako na mailalayo niyo na si Governor sama nito laban sa kasamaan. Sambit ni Faye na ikinatawa ng kanyang kaharap. Anong sinasabi mo dyan, Agent Red? Si Rodolfo at ako ay matagal nang mag-asawa. Kahit kailan hindi kami naghiwalay. Pagtatama ni Emily kay Faye. Ho! Labis na pagtataka ni Faye. Dahil ang pagkakaalam niya, ginawa ito ni Emily upang maisalba at malayo si Rico sa ama nito na si Rodolfo. It's very confidential. Hindi mo na yun dapat malaman pa. Tapos na ang trabaho niya sa akin. At nakatitiyak akong ito na rin ang huli nating pagkikita. Wika ni Emily at sumakay sa sasakyan. Nang makaalis si Emily, halos magsitaluna ng mga kasamahan dahil sa sobrang kasiyahan sa pera na natanggap. Ngunit si Faye hindi kinikibo ang cheque na binigay sa kanya. O Faye, ba't mukhang hindi ka masaya? Tanong ni Sherwin nang mapansin ang pananahimik nito. May mali, Sherwin eh. May mali. Sambit ni Faye at lumapit kay Rena na may malawak na ngiti rin sa labi. Kailangan ko ang tulong mo, Rena. Pagsusumamo ni Faye sa kaibigan. Para saan? Kailangan ko alamin ang sunod na plano ni Miss Emily. May mali sa sinabi niya eh. Malakas ang kutob ko na hindi yun makakabuti kay Governor. Wika ni Faye
at inalog ang balikat ni Rena na walang reaksyon. Talaga bang nahihibang ka na, Faye? Labas na tayo sa kaso na yun. At oras na manghimasok tayo, tiyak na swerte na lang kung mabuhay pa tayo. Di mo ako naintindihan eh. Ano bang problema? Hindi pa rin ba sapat sa'yo ang perang binayad ni Miss Emily? O sadyang hindi lang pera ang gusto mo mula sa kanya? Sambit ni Rena at tinitigan si Faye sa mga mata. Don't tell me nagpadala ka sa emosyon mo para sa gobernador na yon. Tanong ni Rena at nakuha ang sagot dahil sa bigla ang pagtahimik ni Faye. Tigilan mo ang balak mo, Faye. Ayoko masangkot ka sa ganong klaseng gulo. Sabi ni Rena na sinang-ayunan ng mga kasamahan. Talaga bang natatakot lang kayo? O sadyang nasisilaw lang kayo sa pera na yan? Ito ba ang gusto nyo? Tanong ni Faye at kinuha ang cheque at pinunit ito sa harapan ng mga kasamahan. Kung ayaw nyo akong tulungan, pwes ako mismong gagawa ng paraan. Huling sabi ni Faye at walang lingon na naglakad pa alis. Katulad ng sinabi ni Faye, mag-isa siyang nagsagawa ng plano. Mas pinili niya na magpatuloy kasama si Rico sa kabila ng lahat ng kanyang nalaman. Ayoko mabuhay ka na hindi buwang pamilya, anak. Wika ni Faye habang hawak ang tiyan. Sa paglipas ng araw at linggo, tuluyan nang nakaramdam si Faye ng morning sickness at mga sintomas ng pagbubuntis. Nakumpirma lang ni Faye na tunay nga siyang nagdadalang tao matapos itong sikretong magpa-check up sa doktor. Anong sabi ni Doc, Mrs.? Tanong ni Rico. Nang dumating ito sa isang patimpala kung saan si Rico ay naimbitahan sa isang bayan. Okay naman daw si baby. Wika ni Faye matapos maupo sa tabi ni Rico. Hindi pa man lumilipas ang sandali, dumating ang ama ni Rico at naglalakad habang hawak ang tungkod palapit sa kanila. Hindi naman maiwasan ni Faye na makaramdam ng galit at pangamba, lalo pa nang nagtagpo ang kanilang mga mata. Alam ni Faye ang tinatagong baho at sikreto ni Rodolfo at isa na roon ay ang balak na pagpatay kay Rico na pinagplanuhan ng mag-asawa. Have a nice day, iha. Bati ni Rodolfo kay Faye. Pilit namang umiti si Faye sa kaharap at pinaupo ito sa kanyang tabi. Habang masayang nagkakasiyahan ng mga tao, alerto ang mga tingin ni Faye sa paligid. Iihi lang ako saglita, dito ka lang. Paalam ni Faye kay Rico. Balak pa sana siya nitong samahan pero agad siyang tumanggi. Dumiretso si Faye sa restroom na babae at tinignan ang sarili. Nakalimutan mo na ata ang sinabi ko. Nahuli na nating pagkikita ang araw na yon. Muntik nang mapatalon si Faye nang pumasok si Emily sa loob ng restroom at naglagay ng lipstick sa labi nito. Miss Emily, ano pang ginagawa niyo dito? Tanong ni Faye na hindi pinahalata ang pagkabalisa. I'm here because I'm his mother. How about you? Sino ka? At ano ka ba niya? Balik na tanong ni Emily kay Faye na ang tinutukoy ay si Rico. Ama po siya na magiging anak namin. Ngumisi naman si Emily at tinignanan siya ni Faye. Mukhang tinutuo mo ang role mo. May panunuya na sabi ni Emily at mabilis na hinagis ang mamahaling shoulder bag sa pinto upang malaki to. Maling tao ang binabangga mo, iha. Ani Emily at ngumisi. Bago mabilis na sinipa si Faye sa tiyan. Ngunit, mabilis na kayuko si Faye. Kapwa magaling pagdating sa martial arts at pag-iinsayo ang dalawa. Pero kahit may edad, hindi pa rin hinayaan ni Emily na malampasan siya ng pag-iinsayo sa paggamit ng baril. Kaibahan kay Faye ay mas malakas ito at mas mabilis kumpara kay Emily. Kaya hindi gaanong naging matagal ang paglalaban ng dalawa. Paglabas ng restroom, dali-daling tumakbo si Faye palapit kay Rico habang nahikipag-usap ito sa ibang guest na naroon. Rico! Sigaw ni Faye sa pangalan ni Rico sa unang pagkakataon at agad itong tinulak. Imbis na tumama ang bala ng baril kay Rico,
Tumama ito sa guest na kausap nito kaya halos magkagulo ang lahat ng taong naroon. What's happening? Tanong ni Rico at inalalayan si Faye na makatayo. Pero muli siyang tinulak ni Faye. Nang magpakawala muli ng bala ang lalaking may hawak ng sniper gun sa hindi kalayuan. Bilisan mo! Sigaw ni Faye kay Rico. At hinila ito patayo. Pero ngayon ay si Rico naman ang nagprotekta kay Faye. Nang akma itong sasaksakin ng kalaban. Mag-focus ka. Huwag kang mawala sa konsentrasyon. Utos ni Rico kay Faye at sinalagang kutsilyo gamit ang braso. Faye! Sigaw ng isang pamilyar na boses sa itaas. Nang lumingon si Faye, nakita niya ron si Rena at hinagis ang baril sa kanya. Mabilis naman itong nasalo ni Faye at kinasa ang baril sa katumingin kay Rena na mabilis na sinugod ng lalaki may hawak ng sniper gun habang sa kabila naman ay naroon si Sherwin at nakikipagtunggali at ang iba pa nilang kasamahan sa mga kalaban. Bagamat nagtataka, sumugod na rin si Faye. Ginamit ni Faye ang baril at pinaputok yun sa mga armadong lalaki nagpapaulan ng bala. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Rico at mabilis binuhat si Faye. Ngunit si Faye patuloy lang sa pagpapaputok. Paano kung matama ka ng baril? Hindi ka nag-iingat! Halos sumakit na ang ulo ni Rico kay Faye. Alam ko ang ginagawa ko, mister ko. Huwag kang mag-alala sa akin. Sanay na ako sa ganitong gawain. Wika ni Faye at tinapon ang baril bago kinuha ang upuan at hinampas sa kalaban. Nakipagmano-mano si Faye at nang mapatumba ito, inagaw ni Faye ang kutsilyo sa kasinugod ang mga armadong lalaki. Hanga at hindi makapaniwala si Rico sa nakita. Alam ko maganda ako, pero hindi ito ang oras para titigan mo ako ng ganyan, mister ko. Ngumisi si Faye at ginilitan ng liig ang akmang babaril sa kanya. Napahanga naman si Rico at hindi ininda ang sugat na nasa braso. Katulad ni Faye, nakipaglaban na rin ito ng walang takot at pangamba. Miss Emily! Sigaw ni Faye nang makita si Emily na tumatakas kaya mabilis itong hinabol ni Faye. Tumalon si Faye sa sasakyan at kinuha ang tubo ng bakal na kanyang nakita. Habang hinahabol, ginagamit ni Faye ang tubo upang pangdepensa sa mga kalaban na lumalapit sa kanya. Hanggang dyan ka na lang! Sigaw ni Faye matapos paliparin ang tubo sa itaas ng tali ng bakal kung saan naharang ang daan nito. Imbis na makitaan ang kaba, tanging pagngisi lang na Emily ang makikita dito at humarap pa kay Faye. Akala ko ba maiisan mo ko? Tanong ni Emily kay Faye at lumabas ang ibang kalaban na pumalibot sa kanya. Ngayon tignan natin ang lakas mo. Paghahamon ni Emily sa kanya at inutusan ng mga tauhan na sabay-sabay sumugod kay Faye. Nagawa naman ni Faye depensahan ang sarili. Pero dahil sa dami ng mga ito, nakaramdam din siya ng pagod at panghihina. Ito lang ba ang kaya mo? Tanong ni Faye kahit sa loob-loob niya. Gusto niya nang matumba dahil sa mga pasa at sugat na kanyang natamo. Magaling ka, iha. Nais pa naman sana kitang gawing parte ng negosyo ko. Dahil tiyak ako magkakaroon ka ng malaking tulong sa amin. Sambit ni Rodolfo at tumabi kay Emily. Ngunit, hindi ko rin nais na magkaroon ako na isang taksil na tauhan kagaya mo. Dugtong pa ni Rodolfo at kinuha ang baril na inabot ni Emily kay Rodolfo. Faye! Sigaw ni Rico habang paika-ikang tumatakbo palapit sa babae. Ang kaninang kasiyahan at excitement na naramdaman ay mas lalong nadagdagan ng masilaya ng mag-asawa si Rico at makita ang kalagayan nito. Bagay na bagay nga kayong dalawa. Parehas talunan at mabilis mapaikot. Wika ni Emily at nilagay ang kamay sa braso ni Rodolfo. Pag sinuswerte ka nga naman. Ngumisi si Rodolfo at nginitian din si Emily. Now honey, hindi na tayo mahihirapan pa na patayin ang dalawang sigabal na yan. Dugtong pa ni Rodolfo at tinutok ang baril kay Faye. Uunahin ko na tong asawa mo para naman makita mo kung paano siya mamatay sa harapan mo. Mismo anak? Saad ni Rodolfo at tuluyang tinutok ang baril kay Faye. Ngunit bago pa man makalabit ni Rodolfo ang baril,
Dalawang sunod-sunod na putok ng bala ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi mo ako anak. At hindi-hindi niyo ako magiging anak kailanman. Sambit ni Rico habang umuusok pa ang dulo ng baril na hawak nito. Habang nakatingin sa mag-asawang nakalupasay sa sahig. Kasabay naman ito yung pagdating ng mga kasamahan ni Faye at lumapit sa kanila. Ayos ka lang ba? Bungad na tanong ni Rena kay Faye. Imbis na sumagot, niyakap lang ni Faye si Rena. At doon na nagsimulang bumagsak ang kanyang luha. Salamat ah. Buong pusong sambit niya sa kaibigan. Sus, matitiis ka ba namin? Lalo na ako. Hindi matutumbasan ng kahit anong bagay dito sa mundo ang pinagsamahan natin. Ani Rena at ngumiti na lumapit din ang mga kasamahan sa kaniyakap si Faye. Binitiwan naman ni Rico ang baril at hinawakan ng sugat sa kanyang braso. Sandali lang at kumalas na ng yakap si Faye sa mga ito sa kabinalingan ng tingin si Rico. Napilit hindi pinapahalata ang pag-inda ng sakit na nagagaling sa braso nito. They're not my parents. We have planned it all. All this time. Simula ng muli kang bumalik sa tahanan natin. Hinayaan ka namin gawin ang gusto mo. But all those times, palagi mo lang kaming nasa likod at nakaabang sa susunod mong gawin. Pag-amin ni Rico kay Faye. I know you want to protect me. But I also want to protect you, especially our baby. Sabi ni Rico at lumuhod sa harapan ni Faye at hinalikan ang sinapupunan nito. This time, alam kong totoo na ito at walang halong biro. Dugtong pa ni Rico at hinawakan ang kamay ni Faye bago ito hinalikan at tumayo. I love you. Pero hayaan mo munang pagbayaran ko ang ginawa kong kasalanan. Usal ni Rico nang dumating ang mga pulis at lumapit sa kanya. Hinabol naman ito ni Faye pero pinigilan nito ni Rena at ng mga kasamahan. Hayaan mo nang ang batas na magpasya, Faye. Malungkot na wika ni Rena. Bagamat, sumunod lang si Rico sa kautusan ng kinikilala nitong ama, pero ang kasalanan ay kasalanan at dapat yung pagbayaran. Apat na taon ang nakalipas at tuluyan na ring nakalaya si Rico sa bilangguan. Sa kabila ng kasalanan at nagawa, may ilan pa rin mga taong naniniwala kay Rico at sumusuporta para sa binata. Nahatulan si Rico ng 2 taon na pagkakabilanggo sa kulungan pero sa kabila nito, pinilit pa rin siya ng mga tao na balikan ang katayuan sa lipunan. Hindi para sa gamitin ito laban sa kasamaan, ngunit upang makatulong sa mga taong nangangailangan at nagtitiwala rito. Maraming maraming salamat po, Governor. Buong puso na sambit ng matanda matapos makatanggap ng cash assistance mula kay Rico na malaking tulong upang ito'y makapagsimula kahit maliit na karinderya. Walang kahit anong kamera o maraming tao sa paligid na nakakakita ng ginagawa ni Rico katulad ng ganung bagay. Pero para sa kanya, hindi naman dapat yun isa publiko. Walang anuman po, Lola. Para kay Rico, sapat na nakatulong siya ng bukal sa kalooban at hindi ginagawa upang may masabi lang ang iba sa kanya at magpabango ng pangalan. Pagkatapos nito, bumalik si Rico sa loob ng bahay nito at tumiretso sa opisina upang doon muna ipagpatuloy ang trabaho. Mama, why is Daddy so busy? Naabutan ni Rico na tanong ng kanyang anak. Lumapit naman si Rico sa anak at binuhat ito. Because Daddy needs to work, so you can have food to eat and shelter to sleep on. Ani Rico sa anak na lalaki at binaba ito matapos maglilikot sa kanyang bisig. Tignan mo yung anak mo, masyadong makulit, hindi na uubusan ng kwento at tanong. Nakahawak sa sinapupunan na sambit ni Faye. 6 na buwan ang tiyan niya at sa susunod na 2 buwan manganganak na siya. Nagtaka ka pa. Eh kanino pa ba magmamana ng kadaldalan at pagiging pilo yan, Mrs.? Eh di sa'yo lang. Kinagat naman ni Faye ang braso ni Rico dahil sa panggigigil. Aray ko! Daing ni Rico at hinawakan ang braso na namumula sa madiing pagkakakagat ni Faye sa kanya. Isa pang kagat mo, ikaw naman ang kakagating ko dyan. Saad ni Rico sa asawa na si Faye.
Noong araw kasi na makalaya na si Rico, nagpakasal na rin ang dalawa. Iniwan na rin ni Faye at ng mga kasamahan ng trabaho sa agency upang magsimula ng bago. Nagtatrabaho na ito ngayon sa kumpanya kung saan pinapamahalaan ni Rico habang isa pa rin gobernador ng bayan. Katulad ng pinangako ni Rico sa lahat at sa sarili, hindi na muli niyang gagawin ang mga nangyari sa nakaraan. Kakagatin mo ko? Gusto ko yun. Tila kinikilig pa na sabi ni Faye at akmang muling kakagatin si Rico pero pinigilan niya ito. Kahit kailan, di ka pa rin nawawala yung pagiging sadista mo at pangaakit mo sa akin, oh. Wika ni Rico at pinanood ang kanilang anak na masayang naglalarong mag-isa. Hindi nga ako titigil. Laban ni Faye at kinagat muli si Rico. Ah, ganun ha? Ngumisi si Rico at hinabol si Faye nang bigla itong tumakbo nang akma na sana niya itong kakagatin. Sumunod naman ang anak nila Faye at naghabulan ng mga ito pababa sa hagdan kahit na ang mga katulong ay nakisali na rin. Halos sumakit naman ang tiyan ni Manong Joel at ng iba pang tauhan ni Rico sa labas katatawa habang masaya silang pinapanood. Wala nang mahihiling pa ang buong pamilya ni Rico. Dahil nasa kanila na ang lahat, ang kasiyahan, kapayapaan, at pagkakaroon ng isang buong pamilya. The End.